Kinumpirma ni Senadora Amy Marcos na sapat ang magiging supply ng bigas sa Pilipinas hanggang sa susunod na taon kung kaya't hindi na aniya kailangan na mag-angkat ng bigas ang gobyerno. Ayon kay Senadora Marcos, kayang-kaya na mapunan ng lokal na supply ng bigas ang mga pangangailangan ng mga consumers. Dahil dito, iginit ng Senadora na hindi na dapat na mag-issue ng import clearance ng Department of Agriculture na siya magiging sanhi lang ng pagpapabaksak ng presyo ng palay ng mga lokal na magsasaka. Dagdag pa ni Marcos na wala na rin matitirang valid sanitary at phytosanitary import clearance para may dahilan na magdepensa sa pag-import ng bigas ngayong taong 2022. Ipinunto pa ng mambabatas na inaasahang 5.30 million metric tons ng mga lokal na produksyon ng bigas sa third quarter ay sosobra pa sa lokal na pangangailangan ng bigas na nasa 3.7 million metric tons at makakapagtabi pa ng 1.43 million metric tons sa katapusan ng Disyembre. Sa ikaapat na quarter, inaasahang papalo sa 6.24 million metric tons ang supply ng bigas, lampas pa sa pangangailangan na 4.02 million metric tons para sa karagdagang buffer stock na 2.22 million metric tons sa katapusan naman ng Disyembre. Lalabas na ang maaani sa ikatlo at ikaapat na quarter ang magbibigay sa bansa ng kabuang buffer stock na 3.65 million metric tons sa katapusan ng taon na tatagal ng 55 hanggang 60 araw. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ 10 AM, ang Radyo Bandido TV.